Mga kasakto, it's time para sa ating trending showbiz balita ngayong Tuesday morning. Nitong linggo lang ipinagdiwang ng Katniel ang 11th taon ng kanilang love team. Sa Instagram post nga ni Catherine Bernardo, sweet na sweet nilang hinipa ni Daniel Padilla ang candle ng kanilang cake, kung saan nakasulat ang pagbati nila sa mga taga-suporta. Mensahe nila sa fandom, "We'll work hard to continue making you proud." At nagsimulang magtambal ang dalawa sa Sunday youth-oriented show na Growing Up noong 2011, na sinundan naman ng Princess and I, at mula noon, hindi na mabilang ang mga top-rating shows at blockbuster films na pinagbidahan ni Kat and DJ. At dito rin umusbong ang kanilang real-to-real romance hanggang ngayon, at hindi pa rin naniniwala ang hindi pa rin nawawala ang kilig na dala ng Katniel na gumaganap sa mga karakter na Ali at Eloy sa Too Good to Be True. At nako, lalo pang exciting ngayon ang mga pangyayari sa istorya dahil nalaman na ni Eloy na apo pala siya ni Lolo Sir. Kaya abangan niyo po yan gabi-gabi sa Too Good to Be True. Exciting naman po. Marami na nakatutok sa Too Good to Be True. Oo. Kahit sa mga streaming sites. Yes. Oo. Talagang inaabangan. Maraming views inaabangan. Maraming naiinis kay Miss Helena. Ayun. Dahil si Eloy palang magiging tagapagmana ng Grand Horizon. Wow. Ibig sabihin, si Tito Jones na isa sa mga masugid. Too Good to Be True. Ano bang kisa? Oh, ha? Si Captain Rosales sinalikan si Jelly De Bille. Oh, wow. Talaga. O tapos ano pa? Ano pa? At ito pa. Po yung, susunod? Yung mga susunod pa. Spoiler!